Hello mga mamchis and beshies, this is Doc Leila again. For this session, let us take a look at the condition which we call ectopic pregnancy or pagbubuntis sa labas ng matres. So, kapag sinabing sa labas ng matres, maaaring magkaroon ng ectopic pregnancy sa fallopian tube, sa ovary, and even sa abdominal cavity. Pero, karamihan ng ectopic pregnancy, more than 90%, usually nasa fallopian tube. Mahalagang malaman kung ectopic pregnancy ba o hindi ang pinagbubuntis kasi maaaring maging life-threatening ang pagbubuntis sa labas ng matres. Nasabi kong life-threatening kasi kapag hindi na-detect, maaari itong pumutok dun sa loob at mag-cause ng internal hemorrhage. Okay, so mag-review muna tayo. Bakit nga mapupunta ang pregnancy sa labas ng matres? So reviewin natin, di ba? Sabi ko nga dati, kapag nag-contact, yung sperm magbabiyahe sa loob ng matres hanggang papasok siya dun sa fallopian tube, tapos mag-aabang siya sa widest portion of the fallopian tube para sa lalabas na itlog. Kapag nag-meet na yung egg at sperm, doon muna siya magsistay, yung fertilized egg, dun sa dulo ng fallopian tube. At kapag after several days, pag nag-divide na siya into cells, no, dun na siya babalik doon sa matres at dito dapat sa loob mag-i-implant. Pero pag may ectopic pregnancy, hindi nakakabalik yung fertilized egg doon sa matres. Ang nangyayari, dahil nagkakaroon ng bara or maliit na portion dito sa fallopian tube, maaring manatili lang doon yung fertilized egg. At doon na siya magde-develop at lalaki. At magkakaroon ng viable embryo or fetus. Usually nakikita yung heartbeat na in some cases kapag hindi ito nasususpecha agad or nakikita agad. And of course, yung ectopic pregnancy pag undetected, edi lalaki na lang ng lalaki yung pinagbubuntis dun sa loob. And as we can see naman, na manipis lang yung fallopian tube. No? So it can only contain the pregnancy up to a certain point. After which, puputok na yan. Pag pumutok yan, magkakaroon ng bleeding. Sa classic triad of ectopic pregnancy, kung sa textbook ka magbabasa, meron delayed menstruation, tapos abdominal pain, and vaginal bleeding. Pero sa tunay na buhay, minsan hindi ito nagkakasama-sama, minsan mahirap talagang ma-detect habang maaga. Ang usual na nakakapag-pinpoint sa atin o nakakapagbigay ng index of suspicion na baka ectopic pregnancy ang pinagbubuntis, most of the time yung more or less alam mo o alam ng may katawan kung kailan huling niregla, nag-pregnancy test, nag-positive, nagpa-ultrasound, walang makita. And then, minsan mag-o-order yung doktor o mag-o-order kami ng quantitative beta HCG, makikita doon na mataas naman ang value, magpapa-ultrasound ulit, still walang makikita. Then, pag gumawa pa ulit ng another ultrasound, kuminsan meron ng unti-unting lalabas na bukol sa adnexal area. Adnexal area, ibig sabihin nito, either yung fallopian tube or yung ovary. No? So, either to the right or to the left of the uterus, minsan may mga maliliit na complex mass na makikita. So, madaling ma-mistake sa early pregnancy ang mga signs ng ectopic pregnancy, no? So, pwedeng magkaroon ng light vaginal bleeding, pwedeng magkaroon ng pelvic pain, sakit sa puson, sa balakang, pwedeng magkaroon ng upset stomach and vomiting, dizziness or weakness, no? Minsan pagkahilo kasi minsan meron na palang nagdudugo sa loob. In advanced cases na nagtutubal abortion na yung nawawala na sa kapit yung pregnancy, nagkakaroon na ng internal hemorrhage, maaring magkaroon ng pain sa shoulder, no? Lalo na in lying position kasi yung blood dun sa abdominal cavity maaring maka-irritate na dun sa taas. No? That's a reason para masabi na baka malapit nang pumutok yung ectopic pregnancy if not na pumutok na siya. So kapag may ganitong senaryo, napaka-importante na magpapatingin na rin talaga agad, no? So pag hindi nagtutugma yung mga pregnancy test, yung kung kailan ang last menstruation mo, magpatingin na sa doktor. Ngayon, pagdating naman sa inyong OB-GYN, kung paulit-ulit na may pinapagawa na serum beta HCG at may paulit-ulit na pinapagawa din na ultrasound, huwag kayong masusuya or maiinis. Ang reason dito ganito.
yung serum beta HCG, unti-unti yan tumataas, no? Pagka viable pregnancy, usually nagdo-double yan in 2 to 3 days. So tinitignan namin yung levels ng pagtaas nung beta HCG. May level na mas masasabi namin compatible with an ectopic pregnancy, may level din naman na compatible with an early pregnancy. So kaya namin pinapa-check yun paulit-ulit. Hindi sapat yung minsanan lang na magpa-serum beta HCG para makonclude na namin agad na baka ikaw ay nagbubuntis sa labas ng matres. In the same way, yung transvaginal ultrasound ay paulit-ulit din namin pinapagawa kung minsan serial kasi merong mga cases na hindi mo agad makikita. No? Pero habang inuulit siya ng let's say every week, no, minsan lumalabas ng unti-unti yung adnexal mass o yung may classic sign, yung tinatawag na ring of fire, nakikita usually sa ectopic pregnancy, unti-unti yung makikita. So hindi tayo dapat talaga mainip kapag ka pinapangalagaan namin kayo at tinatry naming i-determine kung bakit hindi tugma ang inyong mga sintomas, result ng pregnancy test sa mga nakikitang ultrasound findings or blood test levels. Usually, nagkakaroon ng ectopic pregnancy tulad ng sinabi ko pag hindi na makabalik yung fertilized egg doon sa loob ng matres, no? Pagka committed na yung daanan, so kumikitid yung daanan, minsan dahil sa infection ng fallopian tube, minsan na-damage na yung fallopian tube because of endometriosis, isang reason din yun. Minsan, dun mismo sa connection between the tube and the uterus, may myoma na nakakasagabal dun sa pagbabalik ng fertilized egg. Basta any obstruction, no, sa pagbiyahe ng fertilized egg can be the reason for an ectopic pregnancy. Likewise, may mga risk factors din. So tulad ng sinabi ko kanina, yung pagkakaroon ng infection, lalo na kung ang infection ay naging pelvic inflammatory disease, smoking, if ang age mo is more than 35 years old, pag nagkaroon ka na ng history of sexually transmitted disease, pag mayroong peklat o scarring ng iyong fallopian tube from a previous surgery, lalo na yung mga dating may ectopic pregnancy na hindi naman tinanggal yung tubo, tinanggal lang yung products of conception, maaaring magkaroon ng scarring dun sa loob, no? At yun ay maaaring makalead to another ectopic pregnancy. Ito yung mga risk factors na maaring masabihin natin will give us a high index of suspicion. So ang next na tanong dyan, paano ba ginagamot ang pagbubuntis sa labas ng matres? Kapag maagap ka, halimbawa nawala na yung regla mo, nag-positive pregnancy test ka, nagpo-monitor ka agad, posibleng ma-detect ng maagang-maaga yung ectopic pregnancy, no? At kapag maliit pa yung buhol dun sa fallopian tube o yung pregnancy dun sa fallopian tube at wala pang presence ng heartbeat, hindi pa makita yung heartbeat, hindi pa nakitang nag-develop yung embryo, then pwedeng mag-medical management. Yung medical management, usually, may parang chemotherapeutic agent that we give, which is cytotoxic. So, mamamatay or masusugpo na niya yung cells at yung embryo na tumubo dun sa fallopian tube. No? So, hindi na kailangan usually ng operation pag ganito. Pero as I said, merong qualifications. Kailangan maliit na maliit pa lang yung bukol kasi hindi mo pwedeng gamitin yung chemotherapeutic agent na ito kung nakikita na yung embryo doon sa fallopian tube. Mas malamang lang na maaaring mawala lang yung heartbeat ng embryo na yon pero magbabara lang siya doon sa tubo. Mas mabuting pagka ganun ang kaso, tanggalin siya. Kapag naman nakita na ang complex mass dun sa fallopian tube, malaki na, yung iba mga 4 cm, 5 cm na, halos malapit ng pumutok yun, no? Kung hindi pa pumuputok. Or pag may nakita ng konting pagdudugo dun sa abdominal cavity, then kailangan nang maoperahan. Whenever laparoscopy is available, yan ang gold standard for the surgical treatment of ectopic pregnancy. Ang laparoscopy, ito yung may mga maliliit lamang na butas or hiwa doon sa puson at doon sa may pusod, may kamerang ipapasok. Tapos, yun yung way ng pagtatanggal ng ectopic pregnancy. Hindi na kailangan na hiwaan ng malaki doon sa iyong abdominal wall.
No? So yun yung mas magandang method if it's available. Pero of course, not all hospitals will have a laparoscope. So pagka ganun, naggagawa na lang ng exploratory laparotomy, usually minilap, maliit lang yung incision para matanggal yung products of conception. At saka yung laparoscopy, pwede lang yun pag hemodynamically stable yung pasyente. Pero pag yung mga cases wherein bumababa na yung blood pressure, may signs of impending shock, bumibilis yung heart rate, maputla yung pasyente, hilong-hilo, mas maganda na laparotomy na rin ang gagawin. No? Kasi by that time, baka malakas na yung pagdudugo, kailangan mas mabilis na matatanggal yung ipinagbubuntis sa labas ng matres. So, kapag ikaw ay nag-qualify sa medical management dun sa sinasabi kong chemotherapeutic agent, hindi rin yun ganun kasimple, no? So, usually, i-administer ng doktor yung single dose ng gamot na to, and then, kailangan mo ring mag-subject sa monitoring. So, hindi tayo makakaiwas talaga sa paulit-ulit na pagkuha ng quantitative serum beta HCG. Kasi syempre, yun lamang yung way para malaman namin kung naging successful yung treatment. Dapat, after 4 days, after 7 days, after 10 days, pababa ng pababa ng certain percentage yung level ng quantitative serum beta HCG. Pag tumataas yung levels na yon, after several days, usually magbibigay ng second dose ng gamot, no? Ng chemotherapeutic agent. Pero pag patuloy pa rin tataas yung levels, maski nakapagbigay ng second dose, there are cases wherein talagang kailangan ng maoperahan. Lalo na kung nakikita sa ultrasound na palaki pa rin ng palaki yung adnexal mass. Kung minsan naman, nagbibigay na ng parang several days, no, hindi lang single dose, several days ng chemotherapy para masugpo yung nag-enlarge na ectopic pregnancy. Kapag naman ikaw ay naoperahan, maaring dalawang ways ang pwedeng gawin ng doktor. Yung isa, tatanggalin lang yung products of conception. May pagkakataon kasi na hindi pa pumutok yung ectopic pregnancy pagbukas, tapos kung wala ka pang anak o may isa ka lang anak, syempre, ang gugustuhin namin ay i-preserve yung iyong fallopian tube. Pagka ganun, hihiwaan lang yung fallopian tube, tatanggalin yung products of conception, tapos aayusin lang para mawala yung bleeders, no? Mawala yung bleeding dun sa loob. Pero pag ganito, kailangan after 3 months from the time na ikaw ay naoperahan, i-check yung fallopian tube mo kung hindi babarado. I-check dapat yung naiwan na fallopian tube kung saan ang galing ang ectopic pregnancy kung siya ay patent, no? Kung dumadaan yung fluid na i-infuse during the ultrasound procedure. Kasi, syempre, kung may mga magiging problema doon, baka mamaya mag-ectopic ka ulit. So, kailangan gumawa muna ng paraan before ka mag-try magbuntis. Halimbawa naman, tinanggal na yung buong fallopian tube mo in cases wherein pumutok na yung fallopian tube, no, yung buong part ng tubo kung nasan yung ectopic pregnancy. There are cases wherein i-check pa rin yung kabila na tubo, pero minsan naman yung doktor mo, kung siya pa rin yung doktor mo noong una at doktor ngayon, nakikita naman niya kung yung tubo mo ay okay dun sa kabila, kung walang naging infection. Then minsan bibigyan ka na niya ng go signal na okay, pwede ka na magbuntis maski wala ng mga procedures na ginawa. So more or less, nabigyan ko na po kayo ng overview kung ano ba yung pagbubuntis sa labas ng matres, ano ba yung mga posibleng gawin dito na hindi lahat ng kaso kailangan operahan, at yung mga maaaring different types of operation, no, na maaari namin gawin kapag kayo ay may ectopic pregnancy. So ang pinaka-importante talaga ay yung close communication ninyo nung inyong doktor. Kasi siya talaga yung makakatulong, yung OB-GYN ninyo ang makakatulong kapag parang hindi normal ang course ng iyong early pregnancy, no? From the time na ikaw ay nag-pregnancy test hanggang ikaw ay nagpa-ultrasound. So if there's something unusual about it, agad-agad mong sabihin sa iyong OB-GYN para hindi na lumala yung sitwasyon. So, kung nagustuhan po ninyo ang content ng aking video sa araw na ito, please give it a like and subscribe to my YouTube channel. Bye!